Kung nag-aalaga ka ng pusa, malamang kahit papaano ay alam mo na ang kanilang salita o mga paraan para makipag-communicate sa'yo. At isa sa mga paraan na ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga buntot o tail. Pero ang nakakapagtaka, bakit may mga paniniwala o mga tao na pumuputol o pinuputol ang buntot ng kanilang mga alagang pusa? Safe ba ito para sa mga pusa? Iyan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Matagal nang kontrobersyal ang pagpuputol ng buntot ng mga pusa o tinatawag na docking sa Ingles. Ang docking nga ay ang pagtatanggal ng parte ng buntot ng pusa o pagpuputol ng buong buntot nito. Isa sa mga dahilan ng docking ay for medical purposes at ang iba pang mga dahilan bukod dito ay nakakapagtaka nga. Ang tail docking sa mga pusa ay minsay na kailangan gawin lalo sa mga pusang nakaranas ng injury o kaya naman ang kanilang buntot ay infected ng isang disease. Sa mga ganitong dahilan, kadalasan isinasagawa ang tail docking. Pero ang nakakalungkot ay marami sa mga cat breeders ay pinuputol ang buntot ng kanilang mga alagang pusa para lang sa appearance. Gaya nga ng sabi ko, hindi ito advisable lalo kapag walang medical reason. Pero alam nyo ba na sa Bali, may isang kaugalian sila na kung saan para daw mapigilan nilang gumala ang isang bagong kuting sa kanilang bahay, puputulin nila ang buntot nito at ibabaon malapit sa kanilang pinto. Dahil dito, marami ang nakakapansin na karamihan sa mga pusa sa ilang parte ng Malaysia at Japan ay may maiiksi o walang buntot. Bilang isang cat owner, payag ka ba sa ganitong paraan at kaugalian? Comment your thoughts below. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates. At bisitahin nyo din po ang ating official Facebook page. I put the link in the description of this video. Bye!